Mga tips sa pagbili ng pagkain ng aso. Hindi sapat para sa iyong aso na palaging busog pagkatapos ng bawat pagkain. Ang mga alagang hayop ay nangangailangan ng wastong nutrisyon upang maging malusog, masaya at malambot at may kentab ang kanilang mga coats. Ang halaga ng pagkain ng aso at tatak nito ay mahalaga lamang kung ang mga aso ay makakabuzzle o kayang magbayad para sa kanyang pagkain. Ang pinakamadaling paraan upang malaman kung aling pagkain ang makakabuti para sa iyong alagang aso ay obserbahan kung paano ang kanilang tugon sa pagkain na kinukuha nila. Ang mga sumusunod ay mga tips na dapat tandaan sa pagpapakain sa iyong alagang aso. Bago simulan ang video na ito, make sure na i-like, share at i-click ang subscribe. Una, ang tsokolate ay nakamamatay sa iyong aso. Partikular, ang dark chocolate. Ang mga pangunahing sangkap ng methylxanthine alkaloids at theobromine sa regular na tsokolate ay natutunaw at nadudumi ng mga tao sa loob ng 3 oras, ngunit ang iyong aso ay mananatili sa loob ng 18 oras kapag kinain ang tsokolate. Ito ay napatunayan na nakamamatay. Kasama sa mga sintomas kung ang iyong alagang aso ay nagsusuka, labis na pag-ihi, sobrang pagkasira, pagtatae, coma, at pagkamatay. Pangalawa, basahin ang label. Ang mga aso ay dapat magkaroon ng healthy diet na mayaman sa protina ng karne. Kapag bumili ng mga delat ang pagkain, maghanap ng manok, karne ng pabo, baboy o iba pang hayop ayon sa mga produkto dahil pinapanatili nitong maayos at malusog ang iyong aso. Mas gusto ng mga aso ang mga pagkain na naglalaman ng maraming protina tulad ng gulay dahil ang mga ito ay madaling natutunaw at mapagkukunan ng enerhiya ang iyong aso. Pangatlo, huwag bigyan ang iyong aso ng buto. Taliwas sa sikat na kanta sa nursery, ang pagpapakain ng mga buto sa mga aso ay hindi magandang ideya. Ang mga maliliit na malambot na buto na nag-cut-cut at kinakain ng mga aso ay parang mga splinter sa loob ng kanilang lalamunan na sanhi upang mabulunan sila. Tandaan, ang mga aso ay may maikling mga digestive tract. Wala rin silang laway amylase, isang enzyme na ginagamit upang paunang matuno ang almirol. Pang-apat, ang mga food supplements ng aso ay hindi kinakailangan. Kung natitiyak lamang ng isa na ang kanilang aso ay makakatanggap ng regular na paggamit ng kumpleto at balanseng mga nutrisyon sa pagkain. Ang mga magagandang mapagkukunan ng carbohydrates ay may kasamang bigas, mais, at oatmeal. Gayunpaman, kinakailangan lamang ang isang lubos na dalubhasang nutrisyon kung ang mga aso ay hindi nakakakuha ng sapat na physical activity. Panglima, ang hilaw na isda at itlog ay hindi dapat pakain sa iyong aso. Ang pagkain sa iyong aso ng hilaw na itlog ay gumagawa ng skin breakout ng aso. Sa mga term ng aso dahil binawasan ng mga itlog ang biotin na magagamit sa kanilang katawan ang dermatitis at pagkawala ng buhok ang karaniwang epekto nito. Samantala ang mga hilaw na isda ay nagre-resulta sa kakulangan ng thiamine sa isang aso. Karaniwan ang mga epekto nito ay ang pagkawala ng gana sa pagkain, abnormal na postura, panghihina at sa ilang mga kaso ng pagkamatay. Pakainin ang iyong aso ng isang healthy diet at ibabalik niya ang pabor at maraming taon ng pagsasama. At yan ang mga tips para sa pagbili ng pagkain sa iyong alagang aso. Ikaw, anong healthy food ang pinapakain mo sa iyong pinakamamahal na aso? Tagay mo lang sa comment section at huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam!